Hey Luis! Sino yung natid mo? Si Rafflight ba? Tapos pinundahan mo namin si Renzo. May lagnat na. Wow. Okay. Pinangaralan kong, yun nga, kung yun yung pangaral mo sa kanya, ano naman ang pangaral mo sa Luisito natin? Face your, ano? Face your fear. Mm-hmm. Ang bago yung kay Luis, natutuwa ako kay Noah. Ang nakita ko sa kanyang, yung malaking changes sa kanya, hinaharap niya yung fear niya. Mm-hmm. Yung nahihiya siya. Talagang go lang. Kahit na magkamali siya, di ba, tinatawan. Di ba napapansin nyo? Kahit magkamali siya, ganyan. Sinasakyan lang niya. Pero tignan nyo, dahil doon sa pagharap niya sa mga ganun, mas na-develop yung confidence siya. At dahil na-develop yung kanyang confidence, mas malaki yung chance na mag-grow siya ngayon. Tanggalin mo yung face mask mo. Di ba? So, kumbaga, pwede mo yun, ano, pwede mo yung maging reference. Kasi yung napapansin ko nga kay Luis, yun nga, yung pag liba ayaw niya talaga, ipipilit niya talaga yung ano niya. And syempre, in-encourage pa rin natin, pinupush pa rin natin. Pero syempre, at the end of the day, yung ano niya yung masusunod. But if bibigyan mo ng chance, bubuksan mo yung pintuan na, ba't di ko subukan? Ba't di ko gawin? So, makikita mo yung benefit ng bagay na yun. At kung mas lalo ka pa mag-grow, actually nag-grow ka naman na marami kang mga skills din na nade-develop. Pero tignan mo yung possibility na mas bibilis yung pag-grow mo. If ahayaan mo na buksan mo yung isip mo sa mga possibilities kung hindi ka magsisay no. Diba? So, yun. Tapos, ang kagandahan naman kay Kuya Luis, para siyang ano, slowly but surely. Ganun naman. Kumbaga, gusto niya dapat sigurado muna yung kakalabasan bago niya gagawin. In some ways, okay din naman din yun. But again, paalala ko nga, check mo yung potential mo. Huwag kang mag-alala na magkamali. Talagang kasama yun sa buhay. Kung may pagtatawa ng or what, ano naman niya yun? Di ba? Kasama yun eh. Kasama yun sa life. Pero doon naman tayo mag-grow. Nasaan pala si Noah? Baka umuwi na, no? Dumiretso na. Kasama ando sa church kanina. Patawag mo nga kuya dito. Nami-miss siya eh. Ba't wala daw siya sa ano? I-ano ko nga, isama ko dito. Kasi si Kuya Noah talaga, doon talaga siya natutulog. Sa mga hindi po nakakaalam. Baka kasi, baka hinahanap o baka akala po nyo, parang ano, lagi naman po silang magkakasama. Pero pag halimbawa ganyang uwi, ano, syempre. Pero dapat ano, madaan man lang siya dito sandali para nakikita siya. Baka walang edit. Oh, wala tong edit. Hindi kasi proud lang ako kay Noah. Oh, dito. Ang proud daddy. Proud naman ako sa anak ko, siyempre. Tignan mo naman. Yun, pawis. Pawis yung, sulit yung aking pawis. Kasi yung ating pong anak na si Noah, nakukuha niya po yung talent ko nung bata ako. Yun! Ba't ka kinikilabutan ka? Hindi, siyempre, bilang isang ama sa anak, nakakatuwa naman yung pinapakita ni Noah. Kala ko kasi, nung, alam mo, nung maliit siya, hindi ko lang na ganito pala yung, ano, may... Potential siya. Oh, potential. Iba na... Sa, at saka, siyempre, proud ako kay Tekram. Kasi kung hindi kay Tekram, baka hindi naman siguro nahubog si Noah ng ganyan. Si God? Oo. Kasi... Pinadaan si, sa'yo ni God. Ganito yun. Tayo, wala tayong, kumbaga, wala tayong power na baguhin yung tao. Kasangkapan tayo. Kasangkapan tayo. Si God talaga. Binigyan tayo ng dunong ni God para gamitin. Yun yun. Kaya... Ginagamit lang natin yung dapat na binibigay sa anak niya. Mas powerful yung prayer. Yung connection kay God. At yun naman yun. Siya naman din. Dahil sa kanya, dahil sa iyo. YouTube. Dahil din sa akin. YouTube. Kasi duman sa akin yun. Walang edit to.
At isa pa kay Kuya Noah. Nung pag sa bago galing, basta pagbalik ko, nandiyan siya si Kuya Noah sa bahay. Ay, sige, hindi na pala lang kasi. Oh. At saka ano siya ngayon, yung lagi siya nakatutok sa pag-aari yata. Saka may sa'yo yung basketball. Isabihin, priority yun. Para bang nilaan niya, binabalansin niya. Oh, sabi ko, anak ko si Noah talaga. So nagduda ka noon. Oh, hindi ko alam noon, baka nasa resiyan ako. Sure. Ano na anak ko pala talaga siya. Iba yung ano, iba si God pagka siya yung hinawak, pagka hinakap mo si God. Talagang babaguhin kanya. At saka yung mga ano rin ng mga katikram natin, siyempre nagmo-move sila dahil di sa mga katikram natin. Para ma-appreciate ng mga katikram natin yung paano nila. Mas nagaganaan sila. Oo, mas nagaganaan. Nakakatuwa, no? Hindi, lahat naman sila proud naman ako sa mga anak ko. Kay Albert, kay Angela, Angel, ayun. Mamaya na lang pala, surprise visit ko na lang siya. Para ano, magkaroon ng ano. Yung motor ko na wala ng battery. Yung iba yung motor niya. Sige. Ano naman ang natutunan ni ano, nakakatuwa si linagyan niya ng kulay tong ano natin. Yung gusto nila. Parang ayaw na nila yung mga kwento nga nating ano malulungkot. Pero doon kasi tayo nagsimula eh. Oh. Pwede ano lang interject lang. Parang ginagawa ni na Kuya Darius ganyan. Oh. Minsan, naisip ko Tatay Ram, maggawa tayo ng content na more on funny lang talaga. Like mga Ayoko kasi ka Tatay Ram yung ano yung parang scripted. Okay lang scripted kumari good vibes pero yung kwento ng tunay ng buhay hindi ayokong dayain yung ganun. Kasi, gusto ko aral talaga siya. Tama. Kaya anong natutunan ngayon? Ano pa na ganun ng kami teacher? Kasama sila sa children. At children. Matas sana po. Pinaprepare po namin yung children po para sa palating po na Mother's Day po. Kasi yung ano po, binigyan po kami ng verse dun. Last week pa yun dito, sinulit po ngayon yung sa ano po. Psalm chapter 107 verse 1 pala yan. Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Alam niyo yung sobra kong pinapasalamat kay Tito Junyo, yung mas lumalalim kayo. Kasi kung ako mahina sa ganyan eh. Kaya thank you Tito Junyo. More ikaw naman more on sa disciplinary part. Kumbaga nagbabalance lang tayo. Where are you going, guys? Alam niyo ba na napakalaki nung tawag dito, yung ginagawang pagdidisiplina ng Tatay Ram sa inyo. Maaring hindi nyo pa na-appreciate masyado eh. Pero balang araw, sasabihin ko sa inyo. Kasi yan, sa number one yung pinagpapasalamat. Sa yung tatay nyo eh, talagang binali talaga yung mga bagay na dapat iwanan na ninyo sa mga sarili ninyo. Minsan, kung ano, mararamdaman nyo na parang tawag dito, bakit naman ganun? Diba? Siyempre bilang mga magulang, masakit sa amin na meron tayong gawin na, alam mo yun, minsan pagdidisiplina, meron tayong nasasabi, meron tayong nagagawa bilang paraan ng pagdidisiplina. So yun, unawain nyo yun sa part ninyong mga anak. Unawain nyo yun sa mga magulang ninyo. Magpasalamat kayo na yung magulang natin. Eh, gumagawa pa rin ng paraan ng pagdidisiplina. Kapag yung magulang hindi na nagdidisiplina, matakot kayo. Matakot kayo, nako. Talagang maliligaw talaga dahil magka-connect yan eh. Dahil siguro dahil kaya nagsawa na yung magulang dahil yung anak naman ayaw talagang sumunod kaya umabot na sa ganun. So lumalabas na merong mismanagement. So yung blessing ni Lord dun ano eh. Kumbaga malabo kumbaga dahil hindi umaayon sa kagustuhan ng Panginoon dahil ang disenyo ng Diyos sa pamilya eh yung anak sumusunod sa magulang. At yung magulang naman, meron din paalala na gabayan niya ng maayos yung kanyang anak. Huwag niyang hayaan na gumawa ng, tawag dito, umabot sa, ano may version eh, na para bang yung anak eh, parang umabot na sa pagre-rebelde. Yung parang sobra-sobra. So, may balance din.
Kasi siyempre mag hindi sige tito. Siyempre kung kayo mga anak, mag-focus kayo dun sa role ninyo. Huwag nung si tatay kasi, si nanay kasi. Isipin niyo yung part ninyo, yun yung mas develop ninyo. So kung wala naman kasing gaya sa pag obey natin kay God, pag honor natin kay God, 'di ba kung wala naman 'yun, edi na simple lang, pag wala kang pag sunod kay God, maliligaw ka. Parang sa magulang mo din. Tama. Kung walang pagsunod sa magulang mo, maliligaw ka ng landas. Tinutuwid ka kasi gusto kayong maging best. Ah, maging mas better. Naalala ko yung kwento dahil halos hati yung sa comment section nung bata na pumunta kayo sa barangay. Di ba? So kumbaga yung huli na nagkabaranggayan, binaranggay po kasi nung nanay, ay yung anak yung kanyang tatay. So, syempre sa mga comment section may mga tao dito. Kumbaga yung comment na yung anak kasi ba't kasi siya ganoon sa kanyang tatay. So kumbaga napakagulo na nung kwento eh dahil maraming nangyari bago doon. Pero tama 'yon na bilang anak eh kahit na sabi mo nang nakakaranas ka ng hindi maganda na paranalita, eh hindi pa rin dapat na pagsalita ka ng hindi maganda sa iyong mga magulang. But again, bilang mga magulang din eh wala rin namang hindi rin naman dapat ginagawa nung tatay na magsabi ng mga ganong salita sa kanyang anak. At minsan, hindi lang salita kundi may pananakit talaga. So, siguro sa case na yon mas binigyan lang ng pansin ni Tatay Ram yung sa anak. Dahil nga, walang laban itong bata. Kapag nagkaroon ng sakitan doon, eh ano magagawa nung batang babae? Actually, hindi naman na bata, pero still, minor pa rin siya. So, walang kalaban-laban siya. At least sa barangay eh merong kaalam-alam itong barangay na ano't anong mangyari dito sa magtatay eh naka-report. But hindi naman nangangahulugan na kinakampihan at hindi nangangahulugan na parang walang pagkakamali yung anak na babae, mga katekram. Alam niyo naman kung gaano sinusuway ni Tatay Ram yung pagsagot sa magulang, lagi niyang sinasabihin yung mga sa mga nabablog lang kung paano niya dinidisiplina yung mga anak na ayaw sumunod sa magulang. So it's impossible na ito tinotolerate ni Tatay Ram. So but on that case may intervention naman ng barangay at sabi naman ni Tatay kapag pag nauli pa yung pananakit at ganoon. At syempre doon din naman sa anak ayusin din niya yung kanyang estilo ng kanyang ano. So, kumbaga it takes two to tango. Dapat sabay. Hindi pwedeng ako lang yung sasayaw, di ba? Pangit. Paano ba yung tango? Hindi, wait lang. Wait lang, parang malalim ang iniisip ni Kuya. May iniisip ka ba, Kuya? Parang pasisingiling ako si Tito. Bakit? Yung kasing, ayun o, pinaayos niya na to. Di ba nung last time, wala yung ganyan. Ayaw nga pala. Pinapa-sponsor niya sa akin. Eh, napagawa na niya kako eh. Okay, nabayad na eh. Ba't pa ako sinisingil? Ano, Tatay Ram, nahati niya yung baon niya. Oo nga daw. Baka naman magutom ka. Diyos, ako lang po. Kami, sobra talaga yung baon. Hindi, pagka full day po, wala. Pag half day lang po kasi kami ngayon. Ah, pag half day, kasi nga naman, sa bahay na. Hindi ka nagagastos, nasa bahay kami. Oo. Kaya nasisave nila yung ano. Eh, paano yung kay Luis? Nasisave mo ba yung baon niya? Dapat pa lang yung mga alternate siya kayo. Siyempre, iba rin yung mga parang nag-e-effort kayo mag-save. Maliban doon sa savings talaga ninyo. Pang future pa naman yun eh. Ito pang ano ninyo, mga gusto nyong mabili ngayon, ganyan. Pero sabi ko nga, ba't di ka magsabi kay tate? One click lang yan. Pero gusto niya yung parang, tama rin ang kako, maganda rin yung parang ikaw dumidiskarte. Tama. Parang meron kang sense of, ano ba,
ano ba yun, may effort ka, kang sacrifice na ginagawa, mas papahalagahan mo yung bagay. Tama. Pagpapalaga sa ano. Yan lang ba iniisip mo, nak? Wala kang ibang ano? Kasi parang lalim ng ano mo. Parang lalim ng iniisip mo. May gumugulo ba sa yung kalooban? Hala. Sigurado, nainitan ka lang. Galaw ka ng galaw eh. Hindi, baka, baka naman, sige, kung gusto mong mag-girlfriend. Hindi. Ano ba, may, na, ano ba, may nanliligaw ba? Ekis muna. Ekis muna. Uy, tinitrain ko na sila. Na ano? Sa... Paliligaw? Hindi, bawal pa yan. Sa kabuhayan, negosyo kahit pa paano. Si kahapon, first day of training nila. Oh, natutunan ba kayo? Tinuruan ko paano yun nga sales talk anong maaba pa siguro mga ano mga siguro isang buwan siguro may challenge tong mga to. Ano halimbawa tinda silang ice candy para niyan ang mabenta pwede ngayong summer. Madami silang kaibigan sa church. Mapapaubos yun. Oh, kanya-kanya sila ng style. Pag nang ganun, mainit. Masado. Driving lesson. Oo nga pala, kukuha na siya ng ano. After nung ano niya, lisensya. Siguro daw next year na. Summer. Pag 70 na siya. Practice mag-drive. Summer po. Kuha po ko ng student permit. Sa July po. After 1 month ko ng birthday ko. Magkano ka pa? Mag student po muna. Oh, hindi ibig sabihin mag ang tawag dito. Papasok driving ano ka pa? Sa July pa po, required yun eh. Kahit magganyan ka dapat may ano. Eh punin niyo ng passes pag ako ata po sa isa ka na lang pa dito po sa driving. Ba't kami nun tayo wala no. Required na. Well, maganda namang hinihigpitan nila kasi nga naman maraming driver na ano. Hindi alam yung mga basic rules sa kalsada. Paano yan? Next year, dapat marunong ka na rin mag-drive. Next year na ba? Next year na. Kasi para daw, after that year, pwede na siyang kumuha ng license. Okay. Naatasan mo si kuya sa ano? Naatasan mo sa church? Ano yung sa tingin mo? Si kuya Luis, nag-assist siya sa mga children, sa children ministry. So, dati po ako pa children. Dati ganun ka kuya. Saan naman na po ngayon? Sa worship team. Si Kuya Luis, siya naman nag-assist sa mga teachers sa mga bata dun sa children's room. Kanina kaya ako natanong, kumbaga hindi naman ano eh, gusto ko lang malaman, di ba kung pangangaralan mo si kuya, sabi ko ano yung masasabi mo sa kanya din. Ibig sabihin, may nakikita kang room for improvement. Yeah, yun. So, kahit ako sa sarili ko. Marami pa tayo. Ang dami natin, ano? Baga, matatanda na kami. Magte-34 na ako. Pero, hindi ko nasasabi na okay na ako sa ganito. Masasabi ko na marami pa akong pwedeng i-improve sa sarili ko. How much more kayo na mas bata pa. Huwag kayong makontento sa kung anong skills na meron lang kayo ngayon. Develop ninyo, explore ninyo yung possibility. Yun nga yung kay Kuya Nawa kanina nung meeting ako. Nandyan siya sa bahay. Nagulat ako ba't nandyan siya. May dalang libro. Yung sa science. Or math ata yun. Or science. Nagpapaturo siya kay ano kay Tita Floor. Diba? Parang ang nakakatuwa lang kasi dati pag di niya alam, di niya alam. Ngayon talagang hindi siya nagtulong, hindi siya nahihiyang magtanong kay Tita Floor niya. Para itanong niya yung mga gusto niya. Ano. Kasi gusto niya matuto. Maalaman niya talaga yung hindi pa niya alam. Kumuha niya yung goal niya dito ngayon. Sama sa ano. Kasama siya. Kinukuha niya po. Parang oh, grabe. Sabi po ng teacher po niya kasi. Malaki daw po yung chance na pumasok po niya. Wow. Yun po yung ano na yun ngayon. Parang tutok po niya sa akad school.
Pagka-ACADS na kano bang ibig sabihin? ACADS. Academic. Pag-aaral ko din. Pag-aaral ko. Okay. English lang po. Pero mas pinagsin ako yung ACADS. Yeah! Okay. Palokpo ka naman natin si Kuya Noah. Grabe. Good job, Kuya Noah. Oh. We're proud of you. Mama chup-chup. Did you also know I did open prayer? Oo. Nag-opening prayer daw siya sa children. Oh. What? Can you hear what is your ano? Come here. Can I hear what is your opening prayer? Na ano yung nguso niya? Ay, na paano? Nagkatamaan sila ni Nico. Mm-hmm. Nangusuan. Wait lang. Can you, yan. Okay. The trio. Hindi, wait. Small, medium, large. Hindi, inaano ko lang ilong niyo. Ang ganda ng ilong nila. Hindi, totoo naman dito. Para manaman natin lang muna. Hindi, yung ilong natin, hindi talaga maganda. Tingnan mo yung dalawa. Anak, dito nga pa-balance. Yeah. Hindi ko, sila yung kukuwanan ko sana, hindi. Ay, di pala kasi kasama. Hindi, doon ka na. Tingnan yung ilong nila, oh. Grabe, oh. Photo bomber. Anak, doon na kayo. Picture. Picture. Yeah. What? Kuya, the bird. Dito, ikaw, front. Okay, smile. Dito, Angelo. Okay, smile. Ah. Angelo. Ayun, somewhere. My son, come thumbs here. Thumbs up, guys. Thumbs up, ganyan. Jace, come here. Okay, smile. Kagugwa po naman yan. I will join. Wait lang. Oh. Thumbs up! Okay, picture. Naka-video pala siya. Smile! Okay. Alright! There's a lot of pink clothes! Why is everybody... Sige, sponsored ko yung ano. Ano yung... Meron na naman kasi sponsor. Mauna ako na naman. Ano yun? Center stand to 1-5. 1-5? Sige, ako na bahala. Tilt down! 1-5. Tilt down! Sige. Naka-800 na ako eh. Oh, matatapos mo na pala. Hindi. Mamaya na lang na. Kuha ka na lang doon. Pakita mo nga. Tito Jun. Thank you, Tito Jun. Thank you. Nasaan ba yan? Anong pa yung ano? Center stand. God bless. Nag-bless ka na. Nag-bless ka na. Nag-bless ka na. Oo. Nag-bless ka na. Oh yeah. Dito, patingin. Okay. Hindi, nasan yung kinakalawang na ano dyan? Yung sinasabi mo kay Tito. Ah, ito na po yun. Oo nga, no? Kinakalawang na po kasi ninong Stephen yung pong ano. Kaya pinalitan po ni Kuya. Tsaka 3 years na rin po lahat tayo. Kaya inagapan lang po ni Kuya Kategram yung accident. Yung center stand po dito. Tinanggal po siya. Ito rin pala ko. Ano? Ano na rin pala ito? Hindi, okay lang po yan. Yan okay lang. Hindi naman palitin yan. Hindi naman po. Okay. Yung katulad po na. No? Yan, kailangan mong tanggalin na lang po, kasi. Kakabitan na po kasi tinanggal na po eh. Binatanggal ko na. Okay. Pwede po yan. Tubuhay pa. Hindi, ano yung sinasabi mo kay Tito John na kailangang ayusin? Meron lang po. Nagkano yung ganun? 1-5 po. Pero nag-ano na po, 800 na po. Yung naipon mo, 800 na. Hindi, kuha ka dun sa bag. Hindi, okay na po. Kao na lang po. Kaabawan naman po kami bumamaya eh. Ha? Kaabawan naman po kami. Bukas. Bukas pa yung pasok. Kamaya po kami yung baon. Ang init. Ang init. Si Kuya na ano man na? Meron ako lahat ng gamit. Mga tools, mga farming tools. Mga pala. Thank you, Kuya. Mainit talaga, kaya kailangan uminom ng maraming tubig. Huwag magkakain ng
pwede kayong mapahama kung may stroke. Iwas mo na. Oo. So, next time sa address, next 2,000 lang ito. Yung dalawang gulo. 1, 2, 1. Ito na, 1, 5. Hindi ako muto. Ito na! Joke lang po yun. Kaya ko nung bubis na ito. Ito na! Ay! Wala ka pa. Nasa kabila. Hindi, kuha ko doon. Kuya. Sige na. Ate pa! Yung mga hawakan, no, pwede mo nang palitan. Oo na ako. Meron po, pwede na 50. Ha? 150. Goods na siya ito, maganda. Hey, my smart! Who finish up my smart? Tito Jim. No, pwede finish it. Nakausap ko kahapon si Kuya Richard. Eh, sa Mapua. Sa San yun na? Mapua. Hindi daw safe ngayon sa Mapua. Sa Intramuros po. Kasi yung anak niya daw, 3 times nang nakuhanan. Na hold up on, natutukan ako. Makati po tsaka Intramuros. Gusto niya sa Makati, Mapua na lang daw. Ano kung, yung sa mga snatcher, gano'n? Oo, yung hindi daw safe ngayon. Hanggang ngayon daw, hindi pa rin safe daw. Hindi daw po safe dito sa Intramuros sa Mapua. Pero yung bagong building po sa Makati, safe daw po. Ano pa namang ginagawa ng ano? Dapat yung tawag ito, police visibility, ano? Dagdagan nila kasi mga estudyante yun. Ito pinalawin ko ito. Ang ganda na siya ito. Anong dala ni Tita Flor? Ay, napakaganda naman ang dumadaan, no? Oo. Oh. Oh, tara, kaya na tayo na. Napakaganda ng dumadaan. Hindi nakita, Tito Jun. Kaya mo na tayo? Oo. Nak, tara. Gusto ko lang dito tayo kami ako. Na? Alis pa may tita. Saan? Hanggang may practice pa din? Kaya na tayo? Kuya? Kuya Angelo? Angelo, kaya na. Gusto ko pong pasalamatan si ano, ang ating poging ang mamlansya si Kuya Jolan. Thank you, ah. Tignan niyo siyang magplansya, oh. Magaling pa sa akin. Thank you, Kuya Jolan. Thank you. Ayan po yung mga damit ng mga kuya natin. Ang kulit eh, no? Beautiful eyes! Beautiful eyes! Beautiful eyes!